Magandang araw mga karamea! Atin pong tunghayan ang unang kabanata ng aking kwento na pinamagatang Kung Di Mo Ako Kayang Mahalin. Tunghayan po natin ang kwento ni na Camila at Alfred na sinubok ng pagkakataon pinagtagpo sa hindi tamang panahon. Ang pag-aasawa ay hindi kanin na basta mo lang isusubo na kapag napasok ka ay luluwa mo. Para sa ating mga babae, ang pagpapakasal sa lalaking mahal mo ay isang malaking katuparan sa ating pangarap. Ngunit paano kung pakakasalan ka lang ng isang lalaki dahil sumusunod ito sa mga magulang niya, hindi dahil pakakasalan ka niya dahil mahal ka rin niya? Magagawa ba niyang maging masaya sa piling ng asawa kung ibang babae naman ang laman ng puso nito? Magagawa kayang mapalambot ni Camila ang matigas nitong puso? Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video, pakisubscribe po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Si Camila ay isang babaeng lumaki man sa mayamang pamilya. Lumaki sa maraming katulong na nakapaligid pero nasa normal lang kanyang pamumuhay. Hindi niya inaasa sa lahat ng mga kasambay nila ang trabaho. Tulad ngayon, nagtimpla siya ng kape. Siya na rin naghugas ng mga iyon. Tinuruan siya ni Manang Esther. Kailangan daw marunong siya sa gawaing bahay. Paano daw kung mag-asawa na siya? Paano ko pagsisilbi ng magiging asawa ko? Maganda raw kasi sa babae ang may alam sa ganitong bagay. Kaya balang araw, ang mahal ko si Alfred ay pagsisilbihan ko. May pagluluto ko siya ng paborito niyang pagkain, tapos maghuhugas ako ng mga pinagkainan. Habang nagpupunas naman ng mesa si Alfred, makakapaglinis siya ng bahay, maiipakita niya rito na marunong siya sa mga gawain sa bahay. Hindi pang display lang. Hay, ang sarap isipin sana maging totoo lahat ng iyon. Ano ba yan, Camila? Nangangarap ka na naman. Kahit mahal mo pa ang lalaking iyon, imposibleng mangyari ang iniisip mo. Iisa lang ang mahalaga doon, ang negosyo nila. Hanggang pangarap ka na lang. Hay, nabubuwang na naman ako. Usal sa sarili ni Camila. Palagi nilang niyang kinakausap ang sarili. Baka bago siya mapansin ni Alfred, ay may sakit na siya sa pag-iisip. Pagkatapos mahugasan ng tasa, akit na sana si Camila sa kwarto niya nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa labas. Narinig niya ang boses ng babae. Ano ba kuya? Mahiya ka nga! Wala siyang alam dito! Huwag mong... Kuya! Kuya! Parang boses ni isa yun ah. Nagmamadaling binuksan ni Camila ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang mukha ni Alfred San Diego lang naman. Habol-habol ito ni Isay. Oh God, kuya! Let's go home! Huwag mong galitin lalo si Papa! Napatingin siya sa kaibigan niya. Takan-taka siya. Hingal na hingal din ito. Tumigil ka nga, Isay! Natakot si Camila sa malakas na boses ng lalaki. Ang talimpan ng tingin nito sa kanya. Ano ba ito? Tanong sa isip ni Camila. Bakit naririto sila sa harap ng bahay namin at bakit parang kinakabahan siya? Naglakas loob na siyang nagtanong. Isay, ano bang meron? Bakit nandito kayo at nagsisigawan sa harap ng bahay namin? Kasi Bes, ano? Hindi natapos ang utal-utal na sasabihin ni Isay. Nagsalita na ang kapatid nito. Sumama ka sa akin, Camila! Ha? Ano daw? Ha? Saan tayo pupunta? Nagulat ako nang hawakan ni Alfred ang kamay ko at hinila palabas. Ano ba talaga nangyayari? Bakit nakakasali siya sa away ng magkapatid? Nilingon ko si Isay. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pangamba. Umiling-iling ito bago naglakad pasunod sa kanila. Ano ba talaga nangyayari? Ang lalaking hakbang ni Alfred. Malaking tao kasi ito. Para siyang tumatakbo na. Malit lang kasi siyang babae. Pero cute. Nang makapasok na kami sa malaking gate nila, mas lalo pang humigpit ang hawak nito. Litong-lito na siya.
Ano naman ang gagawin niya sa bahay ng mga ito? Bakit di nila siya nito? Nakasunod na sa kanila si Isay. Nakita niyang umiiyak na ito. Magkatabi lang ang bahay nila. Ilang di pa lang ang layo nila. Bakit hinihila siya ng kuya nito? Parang may masamang nangyayari. Kinakabahan na siya. Dumiretso sila sa salas. Naabutan nilang nag-uusap sina Tita Rina at Tito Ray. Tumigil sila sa harap ng mga ito. Napasinghap siya nang bilang itulak sa harap ng mga magulang nito. Ang boses ito sa part na yun ha? Pero mas nagulat siya sa malakas na boses nito. Siya ba dad? Siya ba ang sinasabi niyong pakakasalan ko? Nanlaki ang mga mata ni Camila. Napatingin ito kay Alfred. Anong pakakasalan? Ano bang nangyayari dito? Tumingin din si Camila, kina Tita Rina at Tito Ray. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Alfred, pwede bang makinig ka muna sa daddy mo? Huwag kang magwala. Iha, please. Maupo ka muna. Kahit nawiwindang na si Camila, ay sumunod ito kay Tita Rina. Naupo ito sa tabi nito. Tinabihan din siya ni Isay. Tumingin siya dito. May alam ka ba dito? Tanong ni Camila. Humihikbi lang si Isay. Patuloy naman sa pagwawala si Alfred. Sa tingin ninyo ma, paano ako hihinahon? Hindi ninyo ako pinakikinggan. Hindi ninyo ako pinapasok sa opisina dahil sa walang kakwenta-kwentang bagay na iyan. Dinala ko na sa harap niyo si Camila. Para naman alam niya ang pinag-uusapan natin. Kung aware ba siya na gusto niya ipakasal ako sa kanya? Sa babaeng iyan? Sa babaeng hindi ko mahal? Aray, ang sakit naman. Ewan ko pero masakit. Hindi ko man maintindihan ang ibang nangyayari, pero sigurado ako sa naririnig ko. Pero bakit sobrang sakit? Ang sakit-sakit marinig sa taong mahal mo ang salitang iyon. Yes, aaminin ko, mahal ko si Alfred. Mula bata pa ako hanggang ngayon, mahal ko na siya. Lihim ko na siyang iniibig. Ano ba ang aasahan ni Camila? Ang mahalin din siya? Malabong mangyari iyon. Masyado lang siyang feeling na mamahalin din siya ng lalaki. Pero kahit paano, ay umasa pa rin siya na kahit katiting ay baka mapansin din siya nito. Tanda pa niya na mga bata pa sila. Nakikipaglaro pa ito sa kanya. Pero habang lumalaki, lumalayo ang loob ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Lalo na nang hinawakan ito ang kumpanya nila, hindi na niya na pinapansin ito kahit tingnan man lang. Naging dead man na talaga siya. Ang sakit umasa. Sobrang sakit. Umaasa lang ako sa wala. Galit na rin ang papa nito. Sino ang gusto mong pakasalan? Yung babaeng kinibabaliwan mo ngayon? Sa babaeng iyon? Kay Ivana Miller? Kitang-kita niya kung paano nanlaki ang mata ni Alfred. My gosh! May kinababaliwan si Alfred. Sino ang babaeng iyon? Bulong ni Camila sa sarili. Ano bang ipinakain sa iyo ng babaeng iyon? At bali na bali ko sa kanya. Galit pa rin wika ni Tito Ray. Hindi ka nababagay sa babaeng iyon, Alfred. Hindi ang katulad niya ang magugustuhan namin para sa iyo. Tila hindi nagustuhan ng binata ang sinabi ng ama. At kanino ko nababagay, Dad? Sa babaeng iyan? Sa kaibigan ni Isay? Papakasal niyo ako sa babaeng hindi ko mahal? Hindi ko gusto? Ouch! Kailangan bang ulit-ulitin pa, Alfred? Alam ko namang hindi mo ako mahal, pero wag namang ulit-ulitin pa dahil masakit. Tumungo lang si Camila. Lahat ang iniimagine niya kayo sa bahay nila ay naglaho ng lahat. Mahirap umasa. Masakit pala. Oo! Magpapakasal kayo ni Camila! Mag-isip ka nga, Alfred! Mainit ang mata sa iyo ng mga board directors dahil bata ka pa at pinag-usapan na namin ito ng daddy ni Camila. Kapag kayong dalawa ay nagpakasal, hindi na maharang ng board directors ang pagiging CEO mo. Naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Kaya mamili ka. Pakakasal mo si Camila o mawawala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan at pangarap mo. Ano ito? Bakit wala siyang alam? Ipapakasal nila kami para sa negosyo? At alam ito ni Papa? Bakit hindi nila sinasabi sa akin? Yung sakit na nararamdaman ni Camila kanina ay doble sa sakit nang malaman niyang alam ito ng Papa niya at para sa negosyo. Pakiramdam niya ay isa siyang laruan na pwedeng ipamigay lang basta.
Wala siyang alam na may ganito na palang nangyayari. Nagsalita na si Camila. Wala po akong alam dito. Walang sinasabi sa akin sina mama at papa. Hinawakan siya sa kamay ni Tita Rina. Uuwi bukas ang mama at papa mo. Pag-uusapan namin ang kasal ninyo ni Alfred. Oh, hindi ako magpapakasal. Gagawa ko ng paraan para sa kumpanya. Hindi ko sasaktan si Ivana. Siya ang mahal ko at hindi ang babaeng pakakasalan ko. Matapos sabihin ni Alfred ang mga katagang iyon, ay tumalakid ito at naglakad palayo. Pero hindi pa man siya nakakalayo nang muli siyang tawagan ni Tito. Alfred! Ito ba ang babaeng kinababaliwan mo? Ito ba ang sinasabi mong mahal mo at ayaw mong saktan? Tingnan mo ang picture at video na ito. May inilabas ng mga picture si Tito galing sa isang envelope. Nilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa. Napatitig ako doon. Hindi makapaniwala sa nakikita. Parehas kaming nagkatinginan ni Isay bago bumalik ang tingin ko kay Alfred na ngayon ipabalik na ulit sa table namin. Tiningnan niya ang picture sa table. Kitang-kita ko kung paano nag-iba ang reaksyon nito. Nanginginig ang mga kamay niya habang isa-isang tinitingnan ang picture. Ang babaeng kinababaliwan niya at sinasabing mahal niya ay may kahalikan na ibang lalaki. At dahil doon, natapos ang revelasyon. Muli kaming napalingon kay Tito Ray nang i-play nito ang video sa isang laptop. Hiniharap ni Tito Ray kay Alfred ang laptop. Dahil curious kami ni Isay, sumilip din kami sa laptop ni Tito. Nasa gilid ni Isay nakatayo ang kuya niya, kaya madali para sa amin na silipin ito. Nasa isang malaking restaurant si Ivana at ang lalaking kasama niya sa picture. Hawak-hawak na lalaki ang isang kamay ni Ivana. Sobrang sweet ng mga ito. Hindi ko maalis ang tingin sa video. God, I miss you, love. Ang tagal kong hinintay na makita kang muli. I miss you too, love. Sorry kung ngayon lang ulit ako nagka-oras para makatakas. Busy kasi ako at lagi kong kasama si Alfred. Kailan mo ba iiwan ang Alfred na yan? Gusto ko nang ipangalandakan sa lahat na ikaw ang girlfriend ko. Ang hirap ng sitwasyon natin. Bihira lang kitang makasama. Bihira kitang makausap. Ang hirap ng setup natin. Shh! Don't worry, love. Kumahanap lang ako ng tamang pagkakataon para makipaghiwalay. Ikaw ang pipiliin ko dahil ikaw ang mahal ko. Thank you, love. I love you too. Hihintayin ko na iiwan mo si Alfred at sumama ka na sa akin. Konting tease na lang, love. Magsasama na rin tayo, okay? Sa ngayon, i-enjoy muna natin ang pagkain na in-order mo. Dahan-dahan akong tumingin kay Alfred na ngayon ay sobrang dilim na ng mukha nito. Ramdam ko ang galit na namumuo sa kanya. Kinuyom nito ang kamao kasama ang mga picture ni Ivana at ang lalaki nito. I'll talk to her. Wala na isa sa amin ang nagsalita. Hinayaan ni Tito Ray na umalis ang anak. Kitang-kita ni Camila kung paano nasaktan si Alfred. Sino nga ba naman ang hindi masasaktan na makita ang babaeng mahal at pinaglalaban niya ay kasama ng ibang lalaki? Nakaramdam ng inis si Camila para kay Ivana. Bakit niloloko nito si Alfred? Bakit may ibang lalaki sa buhay nito? Kung hindi niya mahal si Alfred, sana iniwan na lang niya. Hindi yung umasa-asa si Alfred sa wala. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng aking kwento. Saan kaya pupunta si Alfred? Haharapin kaya nito si Ivana? Ano naman ang gagawin ni Camila ngayong nalaman niya na ipapakasal siya sa lalaki? Tanggapin kaya niya ito? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.